Pangulong Marcos, naging katawa-tawa ang hitsura, hindi si Abalos ang humarap sa unang paglalantad na ito. And then nagbago ang mga amount, nagbago yung volume para tumugma lang doon sa size ng sasakyan na kanilang ginamit. At nakikita na hindi isa lang ang pagbabalot. But one thing is very clear, Attorney Vic. Abogado ito sa Attorney Vic. Hindi dumaan doon sa doctrine of plain view. Walang search warrant na in-apply, pinagkukuha yung mga laman ng van. Alam natin, Attorney Vic, na ito ay tinatawag na very clear apparent staging of fruit of the poisonous tree that will not be admitted in court because ang chain of custody of evidence, palpak. Attorney Vic, your comments. Yaka, Eric, itong nangyaring ito, kung ordinarily commendable, highly commendable, dahil ito nga yung ayaw nating lahat yung droga. Mm. But nagbigay lalo ng mas higit na maraming katanungan. Tama. Ito ba ay produkto ng isang lehitimong anti-drug operation? Because ang daming lumalabas na salita at balita from the ground sa Batangas na ang nangyari, di umano ka Eric, ay lumabas lang ng highway yung sasakyan at gumamit ng Waze, napunta doon sa interior road at nataon lang na may checkpoint. It's a regular checkpoint manned by no less than three officers. Three police personnel lang. So walang police operation or PIDEA operation since PIDEA ang lead agency when it comes to anti-drug operation. Exactly. Walang PIDEA operatives eh. Ang PIDEA operatives came in nung meron ng di umanong nahinto sa checkpoint. Yes. And I hope the authorities will investigate further if they care to investigate at all. Dahil hindi lumalabas doon sa usap-usapan sa Batangas na hindi ito drug operation. Nachambahan lang daw, natisod lang. And nahuli sa bibig niya si Abalos, ha? Na 7 a.m. daw yung droga na intercept. According to him, pero 12 noon na sila dumating. So, ibig sabihin, Attorney Vic Rodriguez, sir, wala ang iba pang elemento of regularity of involvement ng other agencies na binabanggit. The much talk about pre-operation report from PIDEA, meron din bang ganun? Wala. If this is really a product of intelligence work and anti-drug operation. Tama. And let me just take special interest on the comment made by the PIDEA ASEC. Go. Na wag daw bigyan ng malaking pansin yung maling estimate. Dahil, I'll use your term, Sir ASEC, that simple mathematics lang daw ang estimate. Simple mathematics, sinubo ninyong Pangulo. Tama. At kinaladkad ninyo doon sa site. Mm. At ready na kayo with the cameras, with the drug haul at 2 billion worth, the biggest in the history of PIDEA PNP combined. Pa. Breaking news pa. Only to backtrack later on and i-correct ninyo na hindi yan yung tamang figure. Correct. For me, this is unforgivable. You do not expose your president, regardless of who is the occupant in the office of the president, tama, to something that you are very uncertain of. Kasi, Attorney Vic, kapag sinabi na ng Pangulo, Tapos na yan. Tapos na. So, ngayon, inatrust nila. Ngayon, anong nangyayari? Katawa-tawa si Pangulong Marcos. Hindi lang katawa-tawa. Babalik tayo doon sa issue of credibility and integrity of those who are in the government. Yes. That is why hindi pwedeng sabihin walang basihan yung ating panawagan because we have the right to know. Andyan po yan sa Article 3 of the Constitution, yung Bill of Rights, Section 7. The right to information, nating lahat ng Pilipino. Kaya nga ang hamon natin, undergo a credible hair follicle drug test para matapos sa lahat ng agam-agam na kasi, yan. No matter how the president will act right now, kung wala niya, hindi niya masagot yan in a categorical, deliberate, scientific position. Tama ka sa sinasabi mo, the lingering doubt of the people will tarnish and persist against his integrity and credibility. Attorney Vic, hold your line please. Para makita mo paano nila sinalang si Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung unang press conference nila, making the president become a media briefing facilitator na reduce siya bilang floor director dito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. What? Kaya pag bigla kaming sasabot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. What? But he can tell you what happened.
morning po. Alam mo, sa training sa mga sa militar, saka sa police, walang training para makakaharap sa president. Kahit kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa president. So, magandang umaga po sa ating lahat, kay sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga, kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Yun lamang po at maraming salamat po. So, kung po, mayroon po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bahay na Alatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroon suspicious po, so, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari kay dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta, nasabat po namin yung ganito kalaking halaga po ng siya po. Attorney Vic Rodriguez, ang isda po, tama, ay hindi nahuhuli sa buntot sa bunganga. Dahil hindi nila ma-justify itong unang press conference na napahiya ang Pangulo ng Bansa, at ikaw mismo nagsabi, premature nga ito, hindi na pag-aralan kung ano ang dapat gawin kung totoong operations ito, pinasalita ang kapitan lamang, hindi yung CPN pinagsalita dyan, PDEA wala rin. Wala ang gobernador o ang mayor para ma-brief, biglang pinasalang si Pangulong Marcos sa press conference. Ngayon, dahil hindi magkakasya ang 50 hanggang 80 sakos ng shabu, kung i-reduce mo sa 50 kilograms size of sack of rice, mga 80 kilos ito, Attorney Vic. Ngayon, sinasabi ng PDEA at ni PNP Chief, hindi sa mga bahay pa posible ng galing ang iba, hindi lang sa van. Pero nandito na, kumalat na, sinasabi nila sa checkpoint at sa iisang vehicle lang. Attorney Vic, please. Kaya nga maraming, masigit mas marami yung mga katanungan na naglabasan. Kung 2 tonelada yan, sa isang, hindi kakayanin ng isang van ang 2 toneladang bagahe. Yes. At kung 2 tonelada yan, if it's really an operation, bakit isa lang ang nagmamaneho, walang pahinante? Yes. Ang ordinary delivery, may pahinante usually yan, lalo na kung ang kargamento mo ay 2 toneladang shabu. Yes. Na nagkakahalaga initially dun base sa kanilang simple mathematics estimate ay 14 billion. Oh. Now, kagaya nung nandun, nakakalungkot, but they have trivialized the president. Exactly. And it is indeed an epic fail. Dahil hinarap ninyo yung Pangulo ng hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari, walang tamang estimate, at siguro para lang gustong magpasikat kay Pangulo na obviously ready na, Mr. President, ito yan, etc., etc. Yes. Only para bawiin mo kinabukasan. Nagtago si Abalos, nagtago si Marbel. Si Pangulong Marcos ang napahiya dito, Attorney Vic, and then it took them 2 days para mag-readjust ng kanilang script. Nakakatakot yun. Pati yung sinasabi nilang there is still an ongoing operation. Ilang araw na, at sinasabing sila ay nag-apply noong araw nang yan ay nahuli na sila daw ay di umano'y nag-apply ng kasalukuyan, nag-apply ng search warrant. Mm. Ang tanong ho ng mga ordinaryong mamamayan, kagaya ko, na galit at takot na mauwi ang pamahalaan natin sa isang sa drug or narco state. Tama. Ano na ho ang estado nung in-apply ninyong search warrant? Tama. Kailan ho na i-apply yan at kailan ninyo isinerve yan? At kung hindi pa na iseserve, bakit? Yun. Bakit hindi pa na iseserve? At Attorney Vic, sino pang uhulihin nila? Inilantad na nila ang mukha ng driver. Well, apparently... Ipinakita ang buong operation. Meron daw isang resort sa Nasugbo na nako-cordon off noong nahuli ito. Uh-huh. At yun daw yung subject of application for research warrant.
At yun yung mga mainit na pinag-uusapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa na nakakarating din sa aking kaalaman. At kagaya ho ng milyong Pilipino, nagtatanong, ano na ang nangyari dyan sa in-apply ninyong search warrant? Tama. When will you secure the search warrant? When will you enforce the search warrant? Because the people deserve to know, and kayo rin naman nagpalaki niyan eh. 2 toneladang shabu worth 14 billion at kanyo meron pang kasunod. Kasunod pa. Nasaan yung kasunod? Yun. At sino ang mga nagmamay-ari nito? Sinong sindikato ang nasa likod nito? At hindi maaaring iniwan lang basta yung shabong yan dyan. Correct. Attorney Vic, the spin-off of the design for the press conference was not actually about that kind of amount or volume of drugs, but to use it to capitalize to make the president have a ground to attack the previous war on drugs na ginawa nga niya sa press conference na yun. Mm-hmm. O kita nyo, hindi kailangan may pumutok na baril, may gamitin na bala o dumanak na dugo o mawalang buhay sapagkat pwede palang maging maayos, mapayapa at hindi pumapatay ang drug war na pwede tayo makakuha ng napakalaking volume ng mga droga. Obviously, it's a spin na ibinigay kay Pangulong Marcos Jr. At alam mo ito dahil ikaw ay nasa gobyerno din, kilala mo ang Pangulo, na patatamaan niya kasi it was only a day after of the mammoth rally in Tagum City wherein naging speaker ka doon, pinakinggan ka ng mamamayan kasama si Pangulong Duterte. How do you look at yung linkage of a dirty, cheap PR gimmick which involves possibly PDEA, PNP, and Abalos of the DLG? Not just this one, Ka-Eric. But even yung opening video na ipinakita ho ninyo dito sa inyong programa, yung Pilipinas nating mahal, yung comment about VP Inday. VP Inday. Alam ninyo, kung medyo nasasaktan ang mga nasa pamahalaan, at doon ako ang aking panawagan nga, lahat na naglilingkod, nung matataas na opisyal natin sa pamahalaan, kung may nasasaktan, simple lang ho ang gamot dyan. Undergo a credible hair follicle drug test. Claro. And if you are negative, yan ang sagot. You don't have to talk that much. Kasi tapos ang lahat. Resulta lang ang kailangan. Tama. And yung mga nagtatanong, why are we even pushing for this credible yes, drug why, test? Yes, why do you do that? Because of the serious allegation hurled by senior leaders of our country na may mga naglilingkod sa pamahalaan na gumagamit ng illegal na droga. Mm-hmm. And just like you, Ka-Eric, and yes, just like the many millions of Filipinos who are watching us right now, correct, I do not want my country to be run by drug dependents or by drug addicts. Correct. Kaya para makasiguro tayo, undergo a credible drug test. Because according to reports and revelations sa social media, even the wife, the first lady, is involved into the drug addiction problem of the president. May mga pinangalanan si Miss Maharlika, papangalanan natin. Alimbawa, itong Asertin Sayarot, Anthony Sayarot, na nahuli, may mugshot na dinala pa sa Amerika na mag-asawa. Si Michael Ma, lumalabas ang pangalan. At lumalabas din ang pangalan itong tao na pina-appoint ni Lisa Marcos sa kanyang asawa na Presidente Bongbong Marcos Jr., I don't know kung narinig mong pangalan nito, as Special Envoy to China. At yun pala, ang nagbaback channel talk din sa China, hindi pala si Digong ang nagbaback channel talk, kundi ito. Without the knowledge of National Security Officers, DND, and Chief of the Armed Forces, mga tao ito na tinuturo din ni Maharlika sa sources niya, doon at parang hindi nila nadedeny na involved sa smuggling, sa droga, which tumutugma sa sinasabi mo. The absence of categorical and deliberate decision of the president and his wife that they are clean, that they come clean as leaders, lalo na si Presidente Marcos, will persist and linger the issues. How important, Attorney Vic, ang pagkakaugnay ng mga taong ito, ng asawa niya, ng Pangulo ng Bansa, versus doon sa sinasabi mong the need to restore and regain the trust and confidence of the people to the competence of the president to go on and continue to discharge the functions and powers and authority of the president. Dahil lumalalim itong usaping ito, nabuksan pa lalo pang tila nadidin at nalulubog ang Pangulo dito sa supposedly napakalaking accomplishment na nahuli, na tsambahang nahuli sa Batangas, tapos lumiit yung estimate.
Hindi ba? So we have to work on restoring the integrity and credibility of the Filipino people. The ordinary Filipino people, kagaya po ako, kagaya ko, kagaya ni Ka-Eric, kagaya ninyo, yung mga nanonood. And this, again, uulitin ko, itong yung istorya ng drugs is a story that just would not go away. Yes. And the only solution para mapatay ito ay mag-undergo ng credible drug test ang mga nasa pamahalaan. Dahil alam ko, hindi lang naman ako nag-iisa dito at ikaw ka, Eric, eh. Milyong-milyong Pilipino nag-antay niyan. Yung mga milyong Pilipino nag-iintay, isa lang din ho ang sentimento. Seryoso itong aligasyong itong hindi mamatay-matay. At kami ay interesado dahil mahal natin ang Pilipinas and we do not want our country to turn into a narco state and we do not want our country to be run by drug dependents or worse, drug addicts. Claro. Like kagaya ng mga aligasyong naglalabasan in the past rallies nitong hakbang ng Malisog. Tama. Attorney Vic, well said on that aspect. Integrity restoration, redemption of the trust and confidence of the people and regain it back to the government, lalo na sa office of the president. Ngayon, ang tanong, Attorney Vic, as if we're talking, sabi mo nga, nagtatay ngang kawali. Naririnig, pero hindi tinutugunan. Ini-ignore, dinidedma, at worse, sabi mo, inililihis, pilit pinagtatakpan, kung hindi intimidate ang mga messengers, instead na sagutin ang messages, the way they are now harassing Congressman Bebot Alvarez. The way the Dutertes are being portrayed as kontrabida at mga jealous at walang utang na loob na natapos na sila, sinisira pa nila ang Marcos government, that narrative of Lisa Marcos at that narrative of the handlers of public relations and information campaign of the president, how serious is the challenge for the Filipino people to recognize the gravity of the question of the mental health and competence of the president amidst the denial and refusal of him to confront the issue of drug abuse na pabalik-balik na inaakusa sa kanya at mukhang lumalalim ang pagtanggap ng mamamayan na doon na siya nagkakaroon ngayon ng malalim na problema. Well, they cannot trivialize the call of the many for everyone in the national government who are tasked to discharge functions of the state to undergo a credible hair follicle test. Mm-hmm. Hindi pwedeng i-trivialize ito because ang daming ang nangyayari. At ang siyempre, tinatamaan dito yung integridad at credibility ng pamunuan ng kasalukuyang administration. Tama. And hindi biro dahil naglalabasan pag may mga nagsasalita ng kanilang disgusto o hindi pagsang-ayon sa mga pulisiya at patakaran ng pamahalaan, eh tila ang binabato ay yung buong puwersa ng pamahalaan, kagaya nung nangyari nung Linggo sa Davao. Davao. At lumalabas nga daw yung bakakasuhan, si Congressman Bebot Alvarez ng sedition, at si Pangulong Duterte ng treason under one, Article 139 and 114 of the Revised Penal Code. Eh, bago ho tayo magsalita ng ganun, tingnan muna natin kung present ba yung mga elemento. Please, let's bring that. Ginagamit ito ngayon as issue of intimidation, harassment, and political attacks against Duterte and his allies upang pagtakpan yung real issue kung bakit sila nagsasalita like panawagan para sa drug testing, pigilan ang term extension through maneuvers of constitution na binanggit mo rin, at yung pinakahuli, yung paggamit ng authoritarian approach na supilin ang mga political critics of the government, like yung nangyari kay Governor Hubaib na nakipagkaisa kayo sa Davao del Norte. Go ahead, Attorney. Yung ginagawa ho namin na pagpapahayag, malayang pagpapahayag doon sa rally ng Hakbang ng Maisog, ayun po ay naaayon sa operasyon ng ating saligang batas. Wala pong treason doon si Pangulong Duterte at wala rin pong sedition or inciting to sedition na ginawa si Congressman Alvarez. Mm-hmm. But these two gentlemen, they're lawyers and I know, alam nila yung elementong yan. I cannot wait for that day to happen na mag-imbestiga yung sinasabing panukalang mag-imbestiga ang Kongreso kung treasonous daw ba yung ginawa or ginagawa ni Pangulong Duterte. Yes. Ladies and gentlemen,
treason is a war crime. Yes. Unless and thank until you, Vic, there mo. Is a war, you cannot commit treason. So dapat may digma ang umiiral. It's not an all-time offense. Oh. Ay, treason is an emergency measure of the government for self-defense and self-preservation. And it becomes dormant kapag ka peace time. Ayun, klaro ha. Hindi mo basta-basta gamitin ito at iakusa ang isang tao na walang umiiral na isang pagkakataon ng digmaan kung saan nagtataksil ka sa interes ng iyong bayan. Tama. Ang dapat tingnan nung mga nagpapanukalang imbestigahan si Pangulong Duterte ay yung Article 118, if I'm not mistaken, of the Revised Penal Code. Mm-hmm. Yung inciting to war. And giving, yeah, inciting to war, narinig ko. Giving motives to reprisals. Oh. Ang inciting to war, yung mga nagbibigay ng mga maanghang or belligerent rhetoric. Mm-hmm. At tila gusto tayo magkaroon ng isang armadong sigalot laban sa China. Ayun. Dahan-dahan, uulitin ko, maging marahan, maging diplomatiko. Sapagkat, hindi ninyo inisip ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit pa yung mga OFWs. Lalo na, tama. Sa Macau, sa Hong Kong, at sa mainland China. Sama nyo na yung nasa Taiwan. Yes. Ilang libo ho yan na magugutom, ilang libo ho yung pamilyang nakaasa dyan. Exactly. Kung hindi po nyo titigilan yung inyong wala sa lugar na pagmamatapang. At hindi po treasonous yung panawagan that we do not want war. We want peace. That's why we appeal to the government, to President Marcos, to continue with your much pronounced policy when we were campaigning that you will continue your policy of engagement. Makikipag-usap tayo kay China. Tama. Habang tayo'y bumubuo ng mga importanteng alyansa sa mga kapitbahay natin sa rehiyon, pati na sa Estados Unidos. Mm-hmm. But war is not an option. Agree. War is obscene and it is not among the recognized foreign policy provided by our Constitution. Well said, Attorney Vic. War can never be a policy for a government na tama ang pag-iisip at nagkakaroon ng mabuting pagtugon at pagkalinga sa pangangailangan ng kanyang mamamayan na manatili ang kapayapaan at kapanatagan ng buong bayan. Tunghayan natin ito, ang isang pahayag, Attorney Vic. At you may also comment on this. Si former National Security Advisor, sa panahon po ng former government ni Pangulong Duterte sa administrasyon niya, we're talking about former Secretary Hermogenes Esperon Jr. sa kanyang pagtingin sa pinapalala na sigalot sa West Philippine Sea or South China Sea dispute. Sa panayam sa SMNI ay binigyang linaw ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon ang issue sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Saad niya, hindi lamang China ang may claim sa mga islang nasa loob na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nariyan din kasi ang Vietnam, Taiwan, Malaysia at Brunei. Pero hindi pa lang China kundi Vietnam ang may pinakamaraming isla o bahura na pinosisyonan. So makikita nyo na hindi lang pala tayo ang nandyan. Nandyan din ang Malaysia na may 5 posisyon, ang Brunei pa nga ay may 2 doon sa ating EEZ. At ayon kay Esperon, hindi gyera ang solusyon sa agawan sa teritoryo kung hindi pag-uusap batay sa mga umiiral na batas. Na ang sinasabi naman, kung may territorial claims sa loob ng EEZ, ay kailangan pag-usapan yan either through the International Court of Justice or through bilateral talks. Kasi ang UNCLOS ay hindi nag-rule tungkol sa territory o territorials or sovereignty. At ngayong mas matindi ang positioning ng Amerika sa Pilipinas sa Marcos Jr. Administration, umaasa si Esperon na hindi ito ahantong sa gera. Dahil hindi ito ang pulisiya na pinairan nila sa Duterte Administration, kaya hindi lumala ang tensyon sa nakalipas na 6 taon sa mga pinagagawang teritoryo. Hindi ito simple. Ang akin lang, sana ay huwag magkagulo dyan. Ang akin sana
ay lalo nating patibayin ang ating mga pwesto sa siyam na posisyon na tulad ng ginagawa ng Vietnam at ng China. Kung hindi man natin kaya yan, ay maghintay tayo ng konti dahil tayo naman ay kulang pa sa kaukulang military power. Attorney Vic Malinaw ang binabanggit ni former National Security Advisor and isa sa mga nirespeto na cabinet secretaries ni Pangulong Rodrigo Duterte Jr. Hermoeno Cisperon Jr. Sinabi niya, hindi lang po yan China may claim. Hindi lang China ang nagpo-posisyon. May posisyon dyan ng Vietnam, nagpo-posisyon ng Brunei, tayo. Pero bakit sa China lang nakatuon ang focus ng paggigirian at paggigitgitan? At bakit kailangan girian at gitgitan instead na multilateral, bilateral, and multi-level talks na nasa diplomatic line and channel of communication. Kagaya ng sinasabi mo, no less than the former secretary, National Security Advisor, ang nagsasabi na